Una, kung ano man ang bagay na ninakaw ng Diyos sa inyo, kung ano man ang bagay na ninakaw hanggang sa kaliit-liit lang ng bagay na ninakaw ng Diyos sa inyo noon, panahon na para paggawin natin, pabalik sa atin, panahon na para kunin natin, panahon na para itin natin lahat ang bagay na ninakaw na kaaway sa atin, at panahon na para muli ay hingin natin ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos, at muli ay paulunin ng pagpapala sa bawat isa sa inyo. Ito ang ayos ng Diyos inyo. At sa umaga ito, ang challenge ko talaga ay manatili tayong tapat sa ating Panginoon. At makikita nyo ang mga kamangha-mangha na kaya gawin ng Diyos sa bawat isa inyo. Tayo lahat ay tumayo para sa pangwakas natin sa nalangin. Ito yung panahon kung saan na kailangan natin maranasan. Na huwag tayong maingit sa mga iba. Huwag tayong maingit na siya, buti pa siya pinagpapaalala ng Diyos. Buti pa siya pinakikitaan ang kamanghamangha na kaya gawin ng Diyos sa kanya. Buti pa siya pinararanas ng Diyos mga bagay na yun. Panahon na para kayo personally na maranasan nyo ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Panahon na para mag-stand kayo at palakihin nyo yung pananampalataya nyo. Palakihin nyo kung ano man ang Diyos na nasa puso nyo. Huwag nyo yung palitin sa abot ng inyong kaalaman, kaisipan o kakayanan. Kundi palakihin nyo sa laki ng pananampalataya nyo. Palakihin nyo pa ang Diyos at palakihin nyo ang Diyos na kayang gawin sa buhay ninyo. Kahit gano'ng bundok ng problema kinaharap nyo sa umagang ito, kaya paagi ng Diyos yan. Kung tingin nyo, ang buong paligid nyo ay punong-punong kadiliman. Tandaan nyo, sa taas lagi may liwanag. Pagtingala nyo, lagi may liwanag. Nais ng Diyos, iabot natin kami natin sa kanya. At nais ng Diyos, patuloy natin takot. Ano man ang pinagdaanan nyo doon, ano man ang mga pagkukulang natin sa Panginoon, anuman ang tampo natin sa Diyos, anuman ang mga bagay na kinasitisod natin, isuko natin lahat ito sa ating Diyos, muli balik natin yung ating sarili. Hayaan natin na maranasan natin kamangha-mangha na kaya gawin ng Diyos sa bawat ito sa inyo. At masasabi niyo, Diyos, salamat. At umaga ito, bakit tayo nalangin, gusto ko kayo yung matutong magpasalam mula sa puso niyo, na saliksikin niyo, kilalanin niyo, makipag-iig kayo muli sa presensya ng Diyos at muli humingi kayo ng tawad, pardon, humingi ng tawad sa Diyos. Muli ay tanggapin natin yung regalo. Muli ay tanggapin natin yung regalo. Kung maaari mo sa inyo, tinagap na yung mga regalo pero nakalagay pa rin sa siya ko naman. Buksan natin ito at enjoy natin ang presensya ng Diyos. Ay, lahat ay mananapin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito, Panginoon. Napakamangha-mangha na mga ginagawa mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Hindi namin sukat makakalain na ito pala yung mga posibli, Panginoon, sa mga kapanahonan dito, Panginoon. Isa lang po ang kasagutan niya, Panginoon, dahil ito yung gawa mo, Panginoon. Ang nais po sa aming Panginoon ay makita ng kamangha-mangha para maniwala kami ng Diyos sa pinagdilagulang namin sa Diyos na buhay at tutuon sa kanyang pangako na walang imposible. Ano man ang naisin niya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po kahit ba't gano'ng mundo, maraming mga kinaharap mo mga problema, pagsubok, Panginoon, ay kaya mo itong panatagin, tutagin, Panginoon. Dahil sa laki ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil ito po kami, Panginoon, muli ay hindihingin at tawad, Panginoon, tuwag kami ng kukulang, Panginoon. Kung kami may napupunta sa simbahan, Panginoon, dahil kami napipilitan na, Panginoon. Kung kami pupunta rin ng atang prinsipal, Panginoon, kami napipilitan, dahil hindi talaga kami, Panginoon. Hindi panahon, Panginoon, para kami magbigay glory with it, Panginoon. Ibinibigay namin lahat sa iyo, Panginoon. Dahil sa ilawang, Panginoon, ang tunay na pagsamba, Panginoon. Pumusad ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. At mula ang ngayon, Panginoon, at sa darating pagsamula sa araw-araw kami mababahal sa gagawin mo sa buhay namin. Dahil ngayon, pinarumakan namin ang iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan ng mapamayaan, Panginoon. Kahit kailan hindi mo kami iiwan, Panginoon, kami ang pagpilit na lumalayo sa iyong presensya, Panginoon. At sa mga oras at sa Panginoon, kami bumabalik sa iyong presensya, Panginoon. Panginoon, nagkabigo po kami, Panginoon, ang mga sarili sa buhay.
kumilos sa bawat puso na narito ngayon, Panginoon, mamusap sa ilan, Panginoon, na ang bagay na pinararanas mo sa mga anak mo ay kaya rin namin maranasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon hanggang magsa ngayon, Panginoon. Kung kaya mo pakita ng himala noon, ikaya mo pa rin gawin hanggang sa ngayon, Panginoon. Kung kami lang, Panginoon, mananalig sa iyo, Panginoon, anuman ang pagsubok, Panginoon, kami sasamahan mo gaya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, Panginoon. Kahit yan pang apoy ang aming kaharapin, Panginoon, kasama mo pa kami lalakad doon, Panginoon, na naniniwala po kami sa kaya mo sa bawat isa aming, Panginoon. At umarin ka, Panginoon, pagpanahin mo ang bawat isa na iyo, bless them, anoint them in the name of Jesus, and I speak blessing sa lahat ng iyong mga anak. I speak blessing, Panginoon, palayain mo sila sa kahirapan, palayain mo sila sa lahat ng mga sinatala sila, Panginoon, palayain mo sila sa mga pagsubok, kahirapan, Panginoon. At I speak blessing at pagpalaan mo ang bawat anak ko, Panginoon. At iyan sa sumulang sa kaulanan, may taas mo ka ng pamumuhay. At mula doon, Panginoon, lahat ng tao ay lalaki sa'yo dahil tunay nga, Benzat. Inatang mo namin Diyos, isang Diyos na buhay at ito, Panginoon, at tumari, kapatuloy ka tumama. Patuloy kang gumawa ng himala. Patuloy kang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay, Panginoon, sa bawat isa amin. Kaya wala, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng kapulian sa iyong pangalan, sa matumis na pangalan, lahat ng anak ng Diyos ang sabi natin. Amen.